Genroku Earthquake. Nangyari ang lindol na ito noong December 31, 1703, sa Edo, Tokyo, Japan. Nangyari ito noong historical Genroku era at ang pangalan ay ginamit para malaman at hindi maipalit sa mga sumunod na mga paglindol na nangyari sa lungsod sa mga sumunod na taon ng 1855 hanggang 1923. Masasabi natin na napaka-successful ang istorya ng Japan sa loob ng ilang mga siglo. Maganda ang kanilang pundasyon, lalo na ang kanilang mga struktura na kahit sila ay mayroong unstable na geological parts sa buong planeta. Ang Japan ay mayroong 7,000 na mga isla. Pero karamihan sa mga tao ay nakatira sa 4 na malalaking isla. Ang mga isla ay mayroong mga bulkan na makikita maging sa ilalim ng dagat. Isa rin sa mga kilalang bulkan dito ay ang Mount Fuji. Isa ito sa mga 40 aktibong mga bulkan. Ang eksplanasyon nito ay ang Japan ay kasama sa fault line sa gitna ng dalawang major tectonic plate ng Earth. Hindi na sorpresa sa atin na narito talaga ang mga paglindol. Hindi madali sa atin na maintindihan na nakatira sa terra firma na ang Japan ay nakakaranas ng mga pagyanig sa isang araw sa loob ng Japanese archipelago. Ang ibang lugar ng Japan ay malayo sa lugar ng fault line at makikita natin na ang mga tao ay lumipat dito at dito sila nagtayo ng kanilang mga bahay. Ang capital na Tokyo ay masasabi natin na palaging tinatamaan ng paglindol at ang latest na naitala na malakas na lindol ay noong Mayo 2008. Nakaranas ang Tokyo, Japan ng 6.7 na pagyanig na naitala sa Richter scale. Sa pagsisimula ng 19th century, ang Edo o ngayon ay kilala na Tokyo ay ang pinakamalaking lungsod na may populasyon na 1,000,000. Sa huling araw ng 1703, sa kasamaang palad ay nasira at nawasak ito dahil sa lindol. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa sunog, dahil karamihan sa kanilang mga bahay ay yari sa kahoy. Nagkaroon din ng tsunami na nagwasak sa lungsod na umabot sa Segami Bay at sa Boso Peninsula. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, don't forget to hit the bell button. Like, comment at subscribe.